said, meron ka bang binder? She's gonna change or dress me. So, sabi ko, yes, meron po akong WINKS binder. So, yan. Ito yung WINKS binder na, ano niya? Sabi yun, sa ilalim. Napupush din siya pabalik sa taas. So, nakakatuwa lang. Diba, nakaparacetamol IV ako nung CS. So, nung tinatanggalan nung nurse, naiiyak ako. Oh, please don't take my drugs away. Hi, Momshies, and welcome back to my channel. On this video, magre-review po tayo ng mga belly binders or post-pregnancy binders. So, if you wanted to know what I think about these binders na natry ko and my review about them, just keep on watching! Hey Momshies, it's Mommy Ruth. Before everything else, make sure that you are subscribed to this channel for more mommy videos, vlogs, and hauls. Okay, so with all that said, let's get started. So, nung nanganak ako kay Baby River, ako ay gumamit ng binder. So, kay Baby River, ako ay isang CS mom. So, meron silang binder na binigay sa akin right after the surgery. So, binind nila ako kasi sa operating room, wala doon yung aking luggage or hospital bag. So, hindi ko nabigay yung aking binder na dala ko. So, meron akong standard na cloth binder. So, ito yung itsura niya, yung galing sa hospital. So, para lang siyang papel, para siyang ganyan, cloth na cloth lang siya. And meron siyang ganito, maraming parang octopus. And ang laman nito guys, nakapalupot to sa akin. And alam mo ba kung ano yung nakalagay nito? Perdible. Naka-perdible siya. Ang daming perdible. At sobrang higpit. Sobrang higpit ng pagkakatali ni Doc sa akin nito. Sobrang higpit. And puro perdible. So this is really cheap guys. 150 lang ata to sa aming hospital charge. Pero ito yung right after na binigay nila sa akin right after na ako ay nag-undergo ng CS delivery, cesarean delivery for my firstborn. So, yan. So, ang masasabi ko, okay din na binigyan nila ako ng ganito nung right after the surgery kasi guys, grabe, nagdugo talaga ako sobra. Ito, may stain pa siya. Hindi siya halata kasi medyo over, ano, yan, pero it's there. Ang dami pang stain, hindi talaga siya nakuha kahit binabad namin sa... Well, I don't know if binabad to ng tita ko, pero siya yung naglinis ito ng time na yun. Pero guys, masisira lang din yung binder pag yung very first siguro is yung dala mo. So, okay na lang din na nilagyan nila ako nito. I'm still keeping this as a keepsake souvenir nung ako ay nag-CS. So, yeah. So, yun ang masasabi ko. Okay din na meron sila sa just right after the surgery. Kasi grabe, it's really bloody and all that stuff. Tapos, aside from this, naka-gauze pa rin ako. Parang marami pang gauze na nakalagay nung right, like the first day talaga. So, yeah. Ito, for the CS. And right after that, the next day, agad-agad, tinanong ako ni Doc kasi she was checking my bleeding and she was checking the area dito sa aking abdomen. She said, meron ka bang binder? She's gonna change or dress me. So, sabi ko, yes, meron po akong WINKS binder. So, yan. Ito yung WINKS binder. Lagi ko itong nasasabi sa lahat ng aking hospital bag videos, must-have videos, and mga things like that. Kasi this is really worth it, guys. It's very pricey and I really invested on it. It's around 5,000. Kasi sobrang ganda ng reviews niya. The only mistake na nagawa ko is I bought a big size. This is a medium. Dapat pala yung binili ko small. Kasi sa sobrang effective niya, ang bilis lumiit ng channel ko. Sobra talaga. So, ito yung itsura niya. Para siyang ganyan. Meron siyang comfortable yung kanyang tela. It's stretchable. Ganyan yung pagka-design niya. Sabi doon, industrial design talaga to for hospital use. Ayan, WINKS binder. And ayan. Tapos, to close it, marami siyang mga layers ng hooks dito. So, yan. Magsisimula ka sa pinakamalayo and then pupunta ka sa gitna and then sa the third. Ayan. So, sobrang daming hooks. Medyo mahirap lang siyang ikabit sa simula, guys. Pero, grabe, napaka
sarap nito, sa totoo lang. Pag CS ka kasi, masakit yung hiwa. Pag suot ko to, nawawala yung sakit ng hiwa, guys. Talagang makukompress siya. And hindi siya madaling maghiwa-hiwalay kasi nga, ang dami niya dito. And convenient pa to, guys, kasi ito, hindi ko alam yung pangalan ng model na to. I'm gonna put it somewhere here on the video. Pero meron siyang ganito. So, kung kailangan mo mag-ihi, hindi mo na kailangan tanggalin lahat to. Hirap naman nun. So, ito na lang. Sobrang konti na lang ang tatanggalin mo. And ito, may layers din ng kahigpitan. Okay? So, naaano din yan. Ano yun? Sa ilalim. Napupush din siya pabalik sa taas. So, nakakatuwa lang. So, I guess okay to. Either normal ka man or CS. Talagang magagamit mo siya itong area na to. Kasi sobrang convenient lang pag kailangan mo umihi. Ito lang yung tatanggalin mo. And then, boom, you're okay. And then, just put it back on. Hindi mo na kailangan ayusin to. Isang dosena na to. Okay. Tapos, guys, I swear to you guys, sobrang bilis. Sobrang bilis magsimula dito hanggang mapunta ka dito sa pinakamaliit na part. Kasi, guys, sobrang effective niya. Hindi siya makate. Lightweight siya. And feeling ko, talagang nakocompress niya. Kasi nga, dito, as you can see, iba yung kanyang design. Parang X siyang ganyan. So, na-i-stretch niya sa side na to. Sa side na to, yung chan ko. Ang bilis niyang lumiit. So, talagang naka-binder ako noon for a good year. One whole year akong naka-binder kay River. Kasi, as in talagang masakit eh. Masakit ma-CS. And ako pa naman yung pinaka napaka-duwag ko sa pain. So, konting pain lang. Talagang iiyak ako. And talagang magre-reklamo. So, to avoid me getting... Ako na-addict ako sa paracetamol nun. Diba, naka-paracetamol IV ako nung CS. So, nung tinatanggal na nung nurse, naiiyak ako. Oh, please don't take my drugs away. So, yun. Then I have to take yung paracetamol oral every time na lalampas na ng konti sa oras na feel ko na sasakit na siya. So, at least, kung suot ko to, hindi ganun kasakit. And, nare-remind ako to always, you know, stomach in, ha, ganun, or alagaan ko yung area na to. So, yun. This is worth it, guys. Especially if CS. So, nung normal ako, yung experience ko naman, actually, yung tamad ko nung magsuot nito. Kasi yung normal ako, as in talagang walang pain after 3 days, almost wala na siyang pain. So ngayon, ang laki ng chan ko. As you can see sa vlogs, parang ang grabe yung bilbil ko. So I guess I'm gonna use this again. Okay, so yun ang idea ko for that. Make sure na you get like the right size for you. Huwag masyadong malaking size kasi magsisisi ka. Like for me, if I want to get a smaller size, it's another 5,000 pesos. Oh my God, ayoko na. At saka, sa pre-love, wala kang makikitang small size. Okay, so for example, bibili ka nito pre-love or second-hand. Sobra ang daming nagbibenta, mga large, extra large. Alam mo na kung bakit. Maliit na size na nakuha nila at bibili sila ng mas maliit na size. Kasi super effective siya, mga moms. So, no, sobrang lumiit na talaga yung chan ko. Umorder naman ako online. This is just a basic na belly binder. And ASMR. So, yan. This is my belly binder in black. Talagang velcro lang siya. And ganun. Talagang nahahapit-hapit ng ganyan. So, ito yung binili ko. Nung feeling kong maliit na talaga yung chan ko. Talagang binivelcro ko lang yung sarili ko. Pero guys, hindi ko ito marerecommend sa inyo kasi hindi siya effective. Siguro first few minutes, okay siya. Pero later on, during the day, as you go through your day, parang sobrang konti na lang yung nakakapit. So parang isang linya na lang siyang ganyan. So diba nakikita mo, ganyan siya kakapal. Pero hindi talaga siya nagbabind sa'yo. Parang ito na lang. Ito na lang yung ma-feel mo na nagbabind sa'yo. Okay. So anyways, ito. Mura lang siya if you need something just to feel na, you know, ma-feel yung chan mo, ganyan, ma-compress siya. Pwede na siguro siya. Pero talagang wala siyang comfort na nabigay sa akin and everything. And parang sayang lang din yung pera ko nung binili ko to. Yun ang masasabi ko. Yun lang ang mga binders na isushow ko on this video kasi hindi naman ako bumili ng marami. So, the one is free from the hospital or kasama dun sa package.
And one is really expensive one, and one is like, you know, super cheap one. Mga more or less 200 pesos lang yun. Though, ito, masasabi ko, ito, nung nabuntis ulit ako on my second baby, nagamit ko siya as a belly support. So, siguro pang belly support talaga to. Belly support. Though, meron din akong belly support na nabili. Sobrang hindi rin siya nice. It's just from Mercury. And yung velcro niya parang ganito lang kaliit. So, parang wala din masyadong support. Pero, if you're pregnant and it's really heavy, it does make a difference to have a belly support na talagang for belly. So, yeah. Yun yung mga problema natin around third trimester. Okay. So, yun. Those are the binders that I've tried. And those are my thoughts about them. If you haven't seen my other video, I also did a nursing bra review. Yun, marami ako nabiling nursing bra. The video is gonna be here. You can check that out. And make sure that you are subscribed on this channel for more mommy tips, day in the life vlogs, and videos like this. And for the meantime, you could just binge watch my other videos here and here. So maraming salamat sa panunood mga moms, and I will see you guys on the next video. Bye!